What is up sa inyo mga boss? Welcome back sa ating channel and today, we will going to have a review of 1x144 high grade ChuChu's Demi Trainer. Gundam Hunter. Chatri Panlatch or Panluch, o mas kilala natin sa pangalan ChuChu, ang may-ari nga ng Demi Trainer na to mga boss. Ito'y hindi yung ChuChu o ChuChu TV na nakikita natin sa mga nursery rhymes sa YouTube. Ito si Chatri Panlatch, whatever it is, isang first year student from Earth sa Tikasya School of Technology. Nabubulol pa ako dyan mga boss. So let's go! Tignan natin mga boss kung gaano makaganda ang build nitong kit na to. Ah, but wait, may magagalit na naman sa atin. Oh, wag ka na magalit. Sige, tignan na natin muna yung mga runners. So medyo nabuo ko na nga itong mga boss bago nating videohan. So yan, meron na natin siyang yung chest part at saka yung kanyang head part. So yung runner niya mga boss, yung A runner yan, composes of white and gray runners. So maganda nga ito mga boss, parang medyo matte finish na siya. So kagaya nung mga Bigurbo at saka yung Leafrit na Gundam na nabuo natin, same yung runner niya mga boss. No? So again, wala itong polycap mga boss, no? Wala itong PC parts. Straight lang siya mga boss, no. Ginamit nga rito ay panibagong plastic nga na ginagamit ni Bandai sa mga 30 minute mission. So alam na natin yun mga boss, na nakrinig na natin yun. Itong kanyang D parts mga boss, o B parts niya, is composed of parang olive green. Itong kanyang C runners nga mga boards, mga boss, ay ito nga, composed of gray parts. So yan mga boss, medyo makunat nga itong runner na to mga boss. So madali lang din siyang ikat, madali lang siyang linisin yung kanyang mga knob marks. Pero mag-ingat pa rin kayo pag nagkamali kayo ng cut dyan, madali din siyang ma-stress, magkakaroon siya ng mga stress mark. May kasama rin siyang rod at seal nga mga boss na nilalagay dyan sa may dibdib at yung dalawa dun sa weapon niya. Itong rod na to, ginagamit din to para sa weapon niya. So meron din siyang kasamang colored and black and white manual. Yung kabilang side is black and white, yung kabilang side is colored. May mga English and Japanese na nakasulat din dyan mga boss, paano pinapaliwanag nga yung Demi Trainer na to mga boss. According sa ating build mga boss, so napakaganda nga no, ng pagkakabuild natin ito. Hindi nga siya masyadong mahirap i-build kasi konti nga lang yung parts niya. Para ka na nagbuo ng 30 minute mission, siguro within 30 minutes kung mabilis kang mag-build at snap build lang ang gagawin mo ay okay na, matatapos mo kagad siya. Pero syempre kailangan natin linisin. Ginamitan natin ang Tamiya nipper kanina para tanggalin siya from gates at yung mga extra yan nga, yung mga malilit from runners nga na yan mga boss, ginamitan natin siya ng God Hand SP120 mga boss, no? So yan, maganda kagad, malinis kagad dyan. Pero syempre para mas, kung mas metikuloso ka, tanggalin natin yung mga excess niyan mga boss, no. Gagamitan din natin 'yan, ginamitan din natin ito ng glass file mga boss para sa mas magandang finish niya, since ito nga is very visible tong shield na to na ginamit natin dito, no. So inclusion siya dun sa Demi Trainer na to. So ito nga, gagamitan natin siya ng glass file na binili natin din dito sa Japan, siguro Chinese brand or Japanese brand to, no brand. Kung meron kayong mas magandang glass file, suggest nyo lang sa mga boss natin na mahilig mag-build dyan. So eto nga mga boss, pag-usapan natin, no? So Demi Trainer nga ng mga Earthians, since sila konti lang yung population nila at wala silang masyadong pondo para sa mga upgrades, hindi kagaya ng mga Jetark House, Pales House, no, magaganda yung mga Gundam nila. So ito, Demi Trainer yung ginagamit nila, pero meron silang ability na gumamit ng mga scrap. Nakita nyo naman yun nung pinagamit nila si Ariel yung previous episode ng booster. So galing nga sa kanila, sa mga junk parts nga, tapos ginagawa na lang nilang customization.
So ano ba ang kaibahan dito sa demi trainer na to, mga boss, no? So eto nga, mga boss, tong demi trainer ni Chuchu na meron siyang special ability na in-upgrade nga, no, and in-update ng mga taga-Earth or yung Earthians nga dun nga sa grupo na yun. So by the way, sa Wish for Mercury nga pala, mga boss, etong school of, yung school nila, yung Astikasha School of Technology, is school of pilots, mechanics, and mga tacticians or mga management nga, no? So kagaya nga nila Mirion at yan nila Sulweta, no? Ito nga, mga boss, ang school na to. So ito nga si Chuchu nga, so hindi siya okay sa mga Spacians, no? So galit siya sa mga Spacians kasi nga nakita natin dun may mga kaibigan siya or family siya na nagwewelga, no, na pa para maging pantay yung tingin ng mga Spacians sa mga Earthians nga, no? So ito, lumalaban sila, so may pagka-political nga yung aspect dito, mga boss, regarding dito sa Witch from Mercury, mga boss. So, balik tayo dun sa build. Nung binibuild natin to, mga boss, ay napakadali nga. So, madali rin sundan yung kanyang instruction. Very comprehensive. So, eto, mga boss, yan. Gusto ko talagang ganyanin yung mga, yung kanyang skirt. Gusto ko may double flap siya na ginagawa para dun sa magagandang posing. Kaya lang, loose nga yan. Lalagyan natin yan ng mga technique na galing kay Boss Prido A, no? Elmer's glue para mas sumikip yung kanyang ball joint dun, mga boss. So yan nga ang kanyang build, mga boss, no? So napakabilis lang, mabilis lang natin itong binild at hindi na tayo masyadong nahirapan dahil napakadali nga niya, very comprehensive yung kanyang manual. So ito pa yung kanyang weapon, mga boss, is 3-part weapon nga, tatlong parts nga siya, nagbubuo siya ng isang, tawag niya dito is long beam rifle o large beam rifle, mga boss. Ito isa sa mga meron lang si Chuchu, no, yung demi trainer niya. So ang tawag nga naman dito, mga boss, sa kanyang demi trainer, mga boss, is hit and run, no? Hit and run siya gamit yung kanyang flexible booster wheel dash plus, no, yun nga na nilagay niyang extra add-ons or dun sa kanyang paanan, mga boss. After building, mga boss, sobrang ganda, no? Napaka-astig nga ito at hindi siya normal or hindi siya yung the usual na nakikita natin. So kung sawa ka na sa mga iba't ibang klaseng timeline, so ito nga, mga boss, i-build mo to, sobra maganda to bilang isa sa mga grand suits. At alam naman natin na marami pang variation na mangyayari dito at next time nga, mga boss, abangan nyo yung ating review dun sa demi trainer ng Yoasobi, yung limited version o yung collaboration ng Yoasobi sa demi trainer sa Gunpla, mga boss. So yan nga, napaka-astig nga, mga boss, nitong kit na to, mga boss, no. So pagkabuo natin sa kanya, yung kanyang head unit napaka-astig, yung flexible boosters niya. With regarding dun sa aesthetics, mga boss, yan, meron nga siyang backpack sa likod na merong parang connection rod. So dito kumukuha siguro ng charge yung beam rifle niya na napakalaki. So sa likod naman niya, mga boss, no, meron din siyang parang adjustment dyan. Siguro may mga weapons pa na pwedeng idagdag dito at nakita nga natin yun. So, may mga additional weapon na pwedeng idagdag dito sa demi trainer na to. Depende sa anime, no? So, meron nga siyang shield sa kanyang left side ng braso niya. So, sa kabilang braso naman ay merong parang handle na yun, mga boss. Siguro possible lalagyanan yun ng iba't ibang mga weapon pa. So, yung paa niya, mga boss, at yan nga, parang Barbatos type, no? Parang mga Gundam Bidar yung ginamit nilang klase ng MS joints nga dito, mga boss. With regarding sa kanyang weapon, ito nga yung kanyang large beam rifle. Ang large beam rifle ay isang custom weapon built especially para dito sa unit na to using demi trainers original large scale firearms, no? Yung kanyang rifle nga, mga boss. Yung rifle na to is mounted sa kanyang arm unit pero dinadala to gamit yung kanyang
torso, mga boss. So meron nga siyang rod nga na yan, mga boss, is direct supply energy from yung backpack niya. Galing sa backpack nga yung kanyang energy dyan. So nakita na natin yan, may mga large beam rifle na galing nga sa mga backpack or may battery pack nga, mga boss, yung mga malalaking unit na ganyan o malalaking weapon na ganyan. So yan nga yung attachment niya, mga boss, with regarding dun sa demi trainer, sa mismong kit. So yan, mga boss, yan ang movable nga yung kanyang connector or adapter para dun sa torso niya. 3-part nga ito, mga boss, gaya ng sabi ko kanina, para siyang sniper na parang large Armalite ng dating niya, no, para sa akin, mga boss, no. So yan, ito nga, mga boss, para dun sa short and long range nga, no, kaya niyan, mga boss, dahil isa nga sa ability niya is tumira at umatras, mga boss, no. So ito nga lang ang issue dito, medyo loose yung back part, siguro kailangan na lang natin idikit yan at idikit natin yung iba pang parts niya para hindi siya matanggal. So yan ang kanyang large beam rifle nga, mga boss, na napakaanga. Siguro maganda to kung i-repaint mo at lalagyan mo ng iba't iba pang decals, no. So yun nga, nalaglag pa nga ang kanyang demi trainer. So yan, mga boss, yan yung large beam rifle na yan, mga boss. So, paano siya ikakabit, mga boss? Yan, ito yung peg na yan, mga boss, is gagamitin nyo, ilalagay nyo dun sa butas na yun, and then yan, pwede siyang magkaroon ng movement, mga boss, no. Pwede siyang gawin handle mo sa kanya. So may movable din yung handle niya, mga boss, na rotate ng 360 degree pareho. So kung gusto mong hawak sa kanya ay mula sa taas and then mula rin sa baba parang sniper. So pwede mo rin gawin dito, mga boss, since adjustable nga, movable nga yung kanyang ano connector dun sa kanyang torso. Yan nga, mga boss, yung rod na yan, no, ginamit nga yan, no, para dun sa beam rifle na yun. So yan, isa sa magandang poses nga nito, mga boss, ito nga, since hit and run siya, attack and decrease, no, mga boss, no, atras abante nga ang laruan nitong demi trainer ni Chuchu. Makikita natin yan siguro sa mga future na episode ng Witch from Mercury. With regarding sa articulation, mga boss, yan nga yung kanyang ulo is naiikot ng ganyan. 360 degree yan, mga boss, parang yung ibang mono ay nga na nakikita natin. So parang, para akong nakakita ng juggernaut or yung parang Iron Man na Hulk o yung malaking-malaking Iron Man. Parang ganti itsura niya na pinaliit na version. So may mono ay nga siya dyan, mga boss, i-clear parts yan. So yan, may movement din yan, joint yan, yung kanyang head part na yan, pero hindi natin alam bakit hindi makabante dahil bumabanggal sa antena. With regarding naman dun sa ginamit dito, mga boss, parang yung sa mga lifrit, no, yan yung ginamit sa kanyang shoulder na connector nga, so para sa mga magaganda movement, kasi nga kailangan niyang hawakan yung kanyang rifle, kaya ganyan yan, mga boss. So naikot nga ng 360 degree at may movement din yung kanyang mga extra parts nga sa kanyang shoulder, even yung shield na to, ball joint nga yung ginamit dyan, at meron din siyang hinge dun para naaangat at nabababa for magagandang poses nga, mga boss, nitong demi trainer na to. So movable nga yan, no, yung shield na yan, mga boss, na napakaliit para sa shield nga. So yan din sa left arm niya rin, o left side niya, naiikot din 360 degree. Ito yung pinakamaganda dito, mga boss, yung sa kanyang parang chest part yata to. So ito ginamit dito, mga boss, no, is parang dun sa mga entry grade ball joint dun sa may gitna para sa magandang articulation. At ito nga, ito ginugupit kasi natin madalas, gusto kong ginugupit yung kanyang skirt, front skirt, para for better flapping. So naiikot nga ng 360 degree yung kanyang torso, mga boss, no. So at ito nga yung sa paa naman niya, ito nga, mga boss, meron siyang ganyang movement. So makikita nyo naman yung ginamit na MS joint dyan, masyado ng advanced, kagaya nga dun sa aerial at sa leaf rate nga, no, at yung bigger boss. So maganda to, mga boss, tong kit na to. So wala itong PC parts, no, diretso lang siya, wala siyang mga polycap o yung tawag dun, parang rubber type na gamit. So hindi lang natin alam, no, eventually maglulus ba to or something. So wag na lang masyadong laruin siguro. Pero if ever, meron namang mga sagot dyan. So may mga hack na ginagamit dyan. So yung flexible booster nga niya, mga boss, yan, adjustable yan.
So, naangat at nabababa. Pagka inangat mo, pwede mong maikot ng 360 degree. Yan nga yung flexible booster. Isa ito sa mga uniqueness nitong kit na to, mga boss, no? So, dahil nga dash in, dash out yung laruan nitong Chuchu Demi Trainer. So, yan. Meron siya dyan. Ito, mga boss, parang Gundam Bidar ang paa niya, no? So, ay na ano ko dyan. Hindi ako nagkakamali dun sa mga boss natin na mahilig sa IBO. Parang ganito yung mga paa ng mga Gundam frame nga na ginamit, no, sa IBO. Hindi po ako nagkakamali. Correct niyo po ako. Even yata dun sa mga Barbatos, mga boss, no, parang ganito rin, no, yung ginamit na klase ng paa sa kanya. Yung backpack niya, mga boss, nagsisilbing charge nga nung kanyang large beam rifle. So yan, wala naman masyadong articulation dyan sa kanyang backpack. So yan nga, mga boss, no, napakaraming post nga na pwede mong gawin dito, mga boss. Data yan nga, pwede mong ipahandle sa kanya yan, no, habang umaandar siya. At ayan nga, magda-dash in, dash out siya, no. Mabilis nga itong kit na to, mga boss. Itong mobile suit na to, itong Demi Trainer, napakabilis nga ito, itong particularly kay Chuchu na Demi Trainer. So yan nga, nagda-dash in, dash out nga siya, mga boss. So yan, pwede mo rin siyang i-rest ng ganyan kung gusto mong i-post sa inyong display yan, no. So pwedeng hanggang ganyan yung kanyang rifle na nasa harap, no, yung nakita natin sa manual. With regarding sa size comparison to other gunpla, yan siya katabi ng mga Wishmore Mercury, katabi ng Grand Suit na Leo, at isa pang Grand Suit na Jean, Mobile Jean, Mobile Jean, no, mga boss, na hindi pala yun yung Gladiator. So yan, mga boss, ang ating Chuchu Demi Trainer. So all in all, para sa akin, isa itong recommended, no, para sa mga fan ng Gundam Wishmore Mercury, kasi uniqueness nitong Chuchu Demi Trainer nga, hindi kagaya ng mga Dilansa na mga nilabas ngayon. So ang variation niya sa mga head parts, ano, ito may mga add-ons, mga boss. So yun nga, yung Laudas Dilansa susunod nating i-build, mga boss, abangan niyo yung ating trainer at saka yung ating video doon, yung Demi Trainer nga ng Yoasobi din, at yung mga decals nga, may kasama ng decals nga from Gundam, para sa Gundam Aerial. So itong Dilansa rin, bibigyan natin niya ng comparison, standard Dilansa at saka yung Guel Jetark Dilansa, no, kung ano yung pagkakaiba, colorway lang ba. Parang sa tingin ko, yung Laudas Dilansa is parang more of a Jagged Doga ba yun, no? So way back Charge Counter Attack. So yan, mga boss, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa suporta nyo. Hopefully bago nyo i-build, may napulot kayong parang tips, no, or nagkaroon kayo ng preview. Yun lang naman ang goal natin dito. So yan, maraming salamat, mga boss, at lagi nyo tatandaan, no, unahin natin si God at lahat ng bagay ibibigay niya sa inyo. Walang imposible para kay God, no? So lahat ng bagay na gusto nyong hilingin, ibibigay ni God. At importante, gumalang tayo sa mga kapwa at igalang natin kung ano yung mga kanilang gusto at hindi gusto, hanggat hindi naapektuhan ang utos ng Diyos at ang inyong sariling karapatan. So maraming salamat, mga boss. Hanggang sa susunod na video, lagi nyo tatandaan, keep safe and God bless.